I'm Jazz Comoda, 23 years old from General Santos City. I am part of the community pero hindi kami na-recognize. Oh, we have events host na sa esports din pero pagdating nila dito sa Manila parang wala lang sila, hindi sila na-recognize. So hinintay kong gubabe, nakatulog na lahat, doon na ako nag-record. And then sabi ko sa sarili ko, kasi nilagay nyo doon na parang seminar muna, tapos pipili kayo kung sino yung matanggap sa seminar, yun yung itatanggapin nyo sa tier 1. So sabi ko, di naman ako makapag-commit na makapunta ng Manila for the seminar, at least, no, kung ma-recognize lang ako, masaya na ako doon. And then, di ko nasahan na agad-agad pala kukunin ako. No, it's like one of the best things na nangyari sa akin. Leaving General Santos, of course, masyadong masenti. Father ko has been very supportive. Kabulastog ang ginawa ko sa buhay ko. Supportado niya pa rin ako. Well then, my mom actually, yeah, she was worried about me. Kung kaya ko ba, magkano bang kikitain ko, ano bang gagawin ko. And then I just said, ma, masaya ako sa kung anong gagawin ko dun sa Manila. And then, yun na. No? Pumayag siya. Sinabi ko, noon nakakuha na ako ng ticket. Para wala na takas. Tinawag na yung magbo-board na. So, of course, ako as a person, as someone not very close sa pamilya ko, di ko natigilang umiyak. No, habang naghihintay sa aeroplano, parang gusto ko sabihin na ayoko na. Parang hindi ko kaya. Swear, try. Parang gusto ko i-chat ka, ayoko na, parang hindi ko kaya. Totoo yan. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi, pinili nila ako kasi kaya ko. So patay ko sa summer release, sinundo ako ni Luis. Nag-kick in yung inferiority complex, of course, kasi bagong salta. Sabi ko, eto na nga talaga yun, si Kuinik. Nakita ko, si Sir Mike, nakita ko rin. Alam mo yung feeling na mapapa-fanboy ka, pero hindi ka mapapa-fanboy kasi sabi ko sa sarili, professional ako. Lahat ng anxiety, lahat ng inferiority complex biglang nawala. Kasi I was accepted open arms the way they accepted me. The next day, nga pala, right off the bat, pinakasta ko. And nung nakaupo na kami, nakalagay na ng headphones, I really felt so small. Parang napaka-insignificant ko katabi yung taong nilook up ko. Lagi kong pinapanood, lagi kong pinakikinggan yung cast niya. Parang siya yung halos nagsasalita eh. Di ako makapagsalita, di ako kumikibo kasi parang nauutal-utal pa ako sa pagka-cast dun. Even though I'm not ready. Pero I think I needed that push. Then di ko maalis yung mata ko sa Twitch chat. Really, like lahat binabasa ko. The last naging DJ ako, siguro isa, dalawang tao lang magte-text. Isa or dalawang haters ko lang araw-araw ang nagte-text. Pero pagdating sa Twitch chat, nung una kong cast, grabe, sobrang dami. So parang ako, I can't take in that negativity, sobrang dami. So nung time na yun, sabi sa akin ni Queenie, shake up the haters, never mind lang. Wag mo na, kung pwede, wag na basahin ng Twitch chat. Pabayaan mo na lang yung haters kasi it's just a few people out of 1,000 na sumusuporta sa amin. Diba? Sa Wombo Combo. Never kong inimagine. Imagine siguro yung pangarap na parang suntok sa buwan, para sa akin, suntok sa buwan pa yung maging ganito eh. Being part of the Tier 1 family, they always make sure that you would be the best version of yourself. Hindi man agad-agad, pero every step of the way, tinutulungan ka nila. Ang inaasahan ko talaga, just be a talent, no? Then, magka-cast ka, tapos matutulog, tapos magigising ka ng umaga, magka-cast na naman ulit. But then, it's different. The experience is different. The environment is different. Very accommodating. Parang alagang-alaga ako dito. Hindi ako nila pinapabayaan. Kung saan ako nagkulang, sasabihin nila sa akin ganito. First of all, I would like to thank the Lord for this God-given talent, no? Kasi kung di dahil sa Kanya, di rin ako, wala rin sa akin to. Wala rin ako. And then of course, second, to my family, to my parents, na always there, sinusuportahan ako. Being my number one critics all the time, kahit yung DJ pa ako, kahit di pa ako nagka-cast. And to the gaming community, Jensen Gamers, Elite Esports and Events, ROG Netshop, Esports and Events, and of course, Sir Lemuel Capicino na yung nagpinasubo mo talaga ako. Like, 2013, 2014, August din yun, as far as I remember, that you made me cast a game for the first time. And dahil sa'yo, no, nandito na ako. So I'd like to thank you so much.